Guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective. This is a love reading for collective. Your energy. Tingin mo guys, yung buhay mo ngayon ay hindi stable financially, no? Parang walang abundance na dumadating sa buhay mo. And you feel confused sa mga opportunities. And maari din guys na meron kang pinapipilian dito na dalawang tao na naku-confuse ka kung sino yung pipiliin mo. It's opportunity or an option, no? So, let's see. Clarification of the Two of Pentacles. Ayan guys, you are attractive and may dalawang tao or more na nagkakagusto sa'yo kasi napaka-calm and napaka-magnetic ng aura mo guys, no? And you are also an intuitive person. No, malakas yung intuition mo, malakas yung senses mo. At the same time, napaka fair looking mo ba? Good looking ka and maganda yung feature ng face mo ba? Sa body gesture at sa physical, napaka attractive mo. And lalo na sa opposite sex, no? And parang namamagnet ba na kusang na-attract yung mga tao sa'yo sa energy mo guys, no? Para may energy ka na talagang nakakapanghatak ng support tao, but you feel unstable financially here, no? So why? Bakit kaya unstable ka financially? Maaring may pinagdadaanan ka ngayon, no? Sa iyong trabaho, sa iyong career, sa iyong negosyo, kung may negosyo ka, or sa anumang hanap buhay na meron ka, guys, no? And mukha may challenge sa iyong kabuhayan. But you are still a beautiful, maganda, kung babae, at kung lalaki ay still good-looking, guwapo. And you are still compassionate kahit may pinagdadaanan ka. Napakompassionate mo, at ano ka dito guys eh, diplomatic yung energy mo. So, marunong ka mag-put ng sarili mo in the shoes of others. Kumbaga, pag nahihirapan yung iba, nafe-feel mo yung feelings nila, no? Kung ano yung pinagdadaanan ng iba na malungkot or nagluluksa yung iba, you feel the same pain, no? Parang na nararamdaman mo kasi intuitive ka nga guys, malakas yung intuition mo. So let's see. Ano pa yung dapat malaman natin? Clarification why you are unstable right now financially. Ah, kasi wala kang strength guys. So why? But clarification of this, but nawala ka ng lakas ng loob, lakas, tapang, parang nanghina ka, napanghinaan ka ng loob dito. Clarification of this. Gusto kong malaman. Ah, so, ayun guys. Yun nga guys, you are feeling conflicted. Confused ka at that time, but you're coming out from that situation, no? Maging clear na sa'yo yung both sides. Maging clear na sa'yo kung alin yung best choice for you. And, ayun o, nagkaroon ka ng ano dito eh, medyo mahabang time sa pag-weigh o sa pag-choose kung aling option or kung aling opportunity, kung ano man yung pinapipilian mo dyan, guys. Yun, medyo na mahaba yung time or let's say, day na nasayang na, hindi naman nasayang siguro, but parang walang
walang improvement sa buhay mo kasi parang natenga ka ba? Yun. Dahil napaisip ka dyan eh, na gusto eh, no? Naku-confuse ka eh, confused ka. So, you cannot make an action, you cannot make a choice, you cannot decide yet. Let's get more card. Ano ba yung... So, ito guys. Kaya, meron ka dito guys na maaring pinasok guys, no, na opportunity or nag-take ka ng risk. Meron ka ditong sinubukan but it does not succeed. It doesn't succeed. Yung atay dito. Hindi nagtagumpay, yon. Hindi mo na-attain yung victory dito, guys. So, ganun talaga, maaring challenge ngayon sa'yo, guys, sa career mo. So, possible na mangyayari if you come out from that negative cycle, from that confusion, nadala nung hindi ka nagtagumpay, no? So you have to move on from that kasi lahat naman tayo guys ay nakakaranas ng failure. 'Yun, failure 'yun guys eh. Hindi ka nag-succeed yun eh. Hindi naging victorious yung outcome sa iyo that time. Kaya you feel confused, you feel stagnant, you feel pressured, you feel vulnerable. No courage to take action again. Ganun lang talaga. It's not natural lang yun, guys. Lahat, napagdaanan ko din yan. But, nabubuhay tayo dito sa mundo, kailangan natin lumaban, to fight, and to stand again, and to take a new challenge or risk for us to live and grow, no? So, ayan. Let's see kung naging clear na yung isipan mo, nag-take ka ng another opportunity, no? Kasi klaro na sa'yo dito yung ano. So, kaya ka matagal nag-isip dito, guys. Kasi pinag-isipan mo ng maigi, ayaw mo na mag-fail. Yun. So, matagal yung pag-weigh mo, no? Kasi, tingnan mo yung mga Libra. Matagal yan sila mag-decide or sinasabi ng iba, napaka-undecisive ng Libra. Dahil yung Libra ay scale. It symbolizes scale or balance. So, they weigh things before they take action. No? Unless lang siguro kung nakulam, kaya confused or wala sa isip yan pag nakulam yung Libra. But when a Libra is on their mind, no? Na walang influence ng negative forces or negative energy or influences of others or kung ano man ng mga witchcraft, most of their endeavors, most of their ventures are successful. Kasi, alam mo guys, yung sikreto ng Libra, they weigh things. Diba? They weigh things before sila grab ng opportunity. Bago nila i-grab yung opportunity na yan. Bago nila pong pasukin yung opportunity na yan. Hindi sila take ng risk na bahala na pag nandun na. No. They plan. They evaluate things. They plan. Hindi lang basta isang plan A. Hindi lang basta plan A, plan B, plan C, plan D. Kailangan meron madami silang plano. Madaming options. Madami silang pwedeng madami silang solusyon, no? Kung mag-strike yung problem or challenge, kung merong mga ganong mag-strike sa along their way towards their goal. So, that's why. So, parang nabivision na yan nila eh. If that will be
a positive outcome or a negative outcome. So that's why they cannot take action right away. Kasi parang ano na eh, lalo na yung mga highly intelligent na tao, parang advanced yung mag-isip eh, mga ganyan eh. Kaya parang advanced yung visions nila eh, advanced na yung kanilang nakikita nila eh. Nakikita nila kasi marunong sila mag-connect-connect ng situation, information and information and situation based on their experiences, based on what is happening already sa other, sa ibang tao. So, let's see kung ano yung maging possible dito for you. Kasi mukhang pinag-isipan mo na maigi to, guys eh. Nag-way ka dito na eh. Hindi ka na napadalos-lalos eh. Let's see. Oh my gosh. So, ayan guys. Ayaw mo na guys ng magiging possible dito guys na mangyayari ay hindi ka na, kung meron ng isa sa'yo dito, no, hindi ka na maiisahan. Kasi ayaw mo na ng shortcut ngayon. Maring shortcut yung ginawa mo dito eh. Nag-shortcut ka, no? May ginawa kang shortcut, yung unorthodox method, no? Para mas madali, instant. But hindi naging successful, naging failure siya. So let's see guys, parang general reading ito. Pero let's see. So ayan. So natuto ka na diyan, no, sa iyong career. Let's see your love, kasi this is a love reading, sabi ko, 'di ba? So let's see yung love life mo. Ano ba yung situation ng love life mo ngayon? Ah, nag-away sa'yo guys, oh. So, kumbaga, pag niisip mo yung love life mo, yung relationship mo with your person, ay nagpapabigat lang sa kalooban mo. Parang baggage lang yung person mo sa'yo. Ayan, oh. So, let's get more card. Why? Bakit ganun yung tingin mo sa person mo, sa relationship mo? Let's see. Ah, kasi merong third party. Ayun o. Sumaring past person mo, or kakahiwalay mo lang, or nagkaroon kayo ng misunderstanding nitong person na to, nagkaroon ng fight. Kaya pala, ang bigat sa feelings mo pag naiisip mo yung person mo, no? When it comes sa love life mo. Parang ano lang siya, parang pasanin sa'yo. Ayun o. Kasi ito, walang kwenta yung person mo, sabi mo, no? May third party. Ayan, nag-aaway lang kayong dalawa. So, let's get more card. Ano ba yung iniisip na itong person na to towards you? Yung person na sinasabi mong may third party sa inyo? Na pabigat sa'yo? O papabigat ng loob mo? Yung person na to guys, hindi siya contented sa buhay niya. Hindi siya contented, walang contentment itong person na ito. No, kasi kahit anong effort, kahit anong ibigay mo dito sa person na to, hindi siya makokontento, no? Palaging kulang, ganun ang isip niya. So, naghanap pa siya ng ibang magpapasaya sa kanya. Naghanap pa siya ng ibang makapagpakontento sa kanya. So, let's see. Let's get more card. Ano ba yung iniisip niya tungkol sa'yo? Defensive. Kasi nag-away nga kayo. So, baka dinakdakan mo, inaway mo. Binaulan na mo ng message. Defensive siya. May pagkakamali na siya, defensive pa. Let's see. Ano ba yung totoong feeling sa'yo ng person na to? May feelings ba siya sa'yo? Mahal ka ba niya? Minahal ka ba niya ng gusto? Ito yung totoong feelings niya, guys. Gusto niya mag-offer ng new beginning, pero immature talaga yung energy nitong taong to, guys. So, ba't gusto ng taong to, guys, ng
happy family, no? Kahit mga loko-loko, gusto din naman na maging masaya yung pamilya. Gusto din naman na maging buo, masaganang buhay. Yun yung feelings niya na gusto niya magkaanak sa'yo. Gusto niya, o baka gusto ko lang ang anak. Pero gusto niya dito, guys, na mabuo kayo. Na maging isa kayo, no? Makasal kayo, magkaanak kayo, maging happy family. Hindi lang yon. Gusto niya yung prosperous yung buhay nyo. Yung nagsasama kayo na masagana yung buhay nyo dito. And yung person mo ay parang inosente sa mundo, no? Na gusto ay happy-happy lang kasi yung gusto nito ay kung saan masaya, dun siya. So, itong person na to, gusto niyang siguro mag-ano sa'yo, ipakita sa'yo na para siyang inosente ba, na parang bata. Na siguro pagka kausapin ka nito, maluha-luha pa to. Na parang inosente siya ba? Or, ayan. Pero, mukhang may kunting pride to pagka usapin ka niya. So, ayan. So, possible outcome for the both of you, ng person mo. Ano ba yung possible outcome? Wheel of Fortune, guys. So, the luck will favor the both of you. Ayan o. Mukhang nandyan na yung love. No? Yung mukhang magkakaroon kayo ng nais nyo na magsama, na may mga may pagmamahalan, may maraming pera, may passion, and basta, mukhang magfe-favor sa inyo dito yung luck, no? Pag nagsama kayong dalawa, magfe-favor yung luck sa inyo dito, bibigyan kayo ng masaganang blessings. So, natural lang talaga yun ngayon, guys, no? Lalo na may online, no? Madami nag-cheat, lalo sa online. So, ano, diba? Ang dami, ano? Parang, yung iba, parang laro-laro lang. Pero, yung iba, sa katagalan, yun. Minsan, doon din nila nami-meet yung forever nila sa online, eh. Pero, ganun pa man, kung para talaga kayo sa isa't isa, mukhang destined talaga kayong dalawa, guys, so, para kayo sa isa't isa. No, magkakaayos kayo nito. At, mukhang pag nagsama kayo nito, guys, you will live a prosperous life. Katulad ng pinapangarap yung gusto ng person mo na ma-prosperous yung buhay nyo, no? Practical din yung person mo, guys. Hindi lang basta love, love, love yung iniisip niya. Kundi yung ma-provide sa inyo, no? Yung para sa, for your stability, sa stability ng ninyo at sa magiging anak niyo. Yun din yung iniisip niya. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa masunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.